Plus News Update. Sa ating mga balita, pera, personal na sama ng loob, posibleng motibo sa pagkamatay ng mag-ina sa Quezon. DepEd nagbabala sa kumakalat na Peking Scholarship Program online. Admission test ng mahigit 20,000 examinees ng WIBSU, pinawalang visa dahil sa exam leak. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Posibleng dahil sa pera at personal na sama ng loob, ang motibo sa likod ng pagpatay sa mag-ina sa Tayabas, Quezon, ayon sa Philippine National Police o PNP ngayong araw. Saad ni PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, mayroon na silang apat na persons of interest sa pagpaslang sa balikbayang si Lori Litada at sa anak nitong isang Japanese national na si Mai Motegi, dalawa sa POI sa ikamag-anak ng mga biktima. Pagbabahagi ni Fajardo, may natanggap din silang ulat na may dalang pera ang mga biktima nang lumabag ito sa bansa galing Japan. Paglilinaw naman niya, wala umanong katotohanan ng mga ulat na inamin ng kapatid ng biktima ang pagpaslang sa dalawa. Sa ngayon, patuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa kaso. Nagbabala ang Department of Education o DepEd sa publiko sa kumakalat na Peking Scholarship Program sa iba't ibang social media platforms. Sa inilabas nilang Facebook advisory ngayong Lunes, pinayuhan ng DepEd ang publiko na maging maingat at alerto sa mga misinformation na kumakalat online. Sa kumakalat na Peking Scholarship, nakasaad na makakakuha ang mga natanggap na estudyante sa elementarya ng 5,000 piso, 7,000 piso naman sa high school, at 10,000 piso naman para sa college at vocational. Mayroon pang mukha ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, kasama na ang DepEd seal o logo ang nasabing fake scholarship post. Payo pa ng DepEd sa mga magulang at guardians na huwag ibigay ang mahalagang impormasyon ng kanilang mga anak upang makaiwas sa nasabing scam. Pinawalang visa ng pamunuan ng Western Visayas State University o WVSU ang resulta ng mahigit 20,000 na mag-aaral na lumahok sa admission test ng nasabing universidad noong March 10. Ito ay matapos nilang makumpirmang may nangyaring examination leak sa ilang hindi pa natutukoy na admission test takers. Kaugnay nito, mag-aanunsyo sila ng panibagong schedule sa mga susunod na araw para sa mga lalahok mula sa nasabing pagsusuli. Samantala, patuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa pagtukoy sa mga individual na may pananagutan sa nangyayari. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.